So, ayun guys. Kinarte kasi ako. Ito ka nasisira, ulo. Nangangap ka. Gusto kong linisin yung disc brake yung bike ko. So, i-comment natin siguro. Pero hindi ko sure kung lalagyan ko naman yung tatubig. So, inakanood lang ako. Sino itong balot na tayo? Mainit na tubig, tapos linisin ko na rin ng joy para mas paano yung natin yung disc brake. Kasi napansin ko sa disc brake ko, parang ano to? Para siyang mahimik. Dalawang araw mo lang siyang gagamitin, then madumi na naman siya. Maingay na naman. Yun sa likod talagang binawawala yung ingay. Tingin ko talaga contaminated. So, hindi na siya nadadali ng alcohol. So, tatry kong gawin yung napanood ko na video. Nilagyan niya ng mainit na tubig bagong kulo. Kasi sa akin, sinisilabang ko lang yung alcohol. Hindi siya nilalagyan ng joy. Hindi ko tinatanggal yung disc brake. Pero ngayon, tatanggalin natin. So, ano. Let's go. Paano na natin? For today's video, maglilinis lang tayo ng disc brake. Wala tayong ibang gagawin. Tapos kakabit ko na. Papaitan na siguro paano yung pagtanggal at yung pagkabit. Para mas malamit. Ha? Intro! Aso! So, syempre, bago tayo magsimula, sisigawan muna natin si Boss Mesh. Shoutout sa iyo! Wow! Ayan, yun yung bike nga rin. Alisin ko muna siyempre, unahan ko ito para hindi masyadong ano. Hindi masyadong malamit ito, unahan natin. Tapos, sunod natin yung likod. So, let's go, baklasin muna natin. Tara. So, ito yung kailangan muna natin siyempre, alin para matanggal natin dito yung mga disc brake sa hubs. Kasi pagka nakadigay, siyempre, hindi naman natin malilinis yung rotor. So, dadamay na natin yung rotors. Let's go. Ito, hanapin lang natin kung alin dito. So, bago natin siya baklasin, ibabalik tarin ko muna yung bike para mas madali. So, baklasin ko muna yung mga ibang ano gamit. Yan. So, let's go. Baklasin na natin. Kasi pag tinawag ko siya, patama yung headlight niya. So, para hindi tumama. Inalis ko muna siya. So, let's go. Ayan, balik ka rin na natin yung bike. So, yun. Nabalik na natin yung bike. Kaya gagawin na lang natin is babaklasin na siya sa gulong dito. Ito lang siya babaklasin. So, itong center. Iyan ako lang. Tatanggalin ko lang muna dito sa ano, sa port para madali na siya makanin. Wait lang ha. So, ayun. Nabaklas ko na yung ano. Yung... nabaliktad ko na. So, tatanggalin naman natin siya ngayon dun sa ano, sa port para siya. Para mabilis natin siya maano. Matanggal yung disc brake. Tapos saan natin hanapan ng kahit lamesa o kahit mga flat sa platform natin ito. Eh, mga upuan. Pwede na yan sa papad. Ilalagay lang naman siya para hindi masira yung hubs mo. Tara, baklasin muna natin. Pahit ako sa inyo para natin babaklasin. Since quick na ka-quick release naman tayo, medyo mabilis na ito. Yan. Nagtanggal na siya. Nakagigil ka. Ito na siya kaunti. Angat. Okay. Maklas ang agad siya. Unang-una. Tanga talaga. Tapos, check nyo kasi minsan hindi alin yung dito. Hindi alin itong mga screw holes na ito. Minsan yung hex ang gamit nila. So, since sa akin, naka-alin. Kaya alin din ko dito. Tsaka tatandaan nyo yung arrow. Ito.
Mamaya papayta sa inyo para sa inyo. So, bukos na tayo isa. One down. So, ngayon, naka-one down na tayo. Isa na lang. Yung likod naman. Kasi yung likod kasi medyo madumi. Dahil nandun yung mga grasa. Kaya medyo may hirap. Hoy! Saka sabi ko lang. One down. Tanga talaga. So, yun. Ito naman ang kabilang ano natin. ilapit ko lang ang camera. Medyo nilapit ko na. Ito na yung pinakamalapit dahil tama ko ah. Nakita naman ko kung makikita dito ba. Ito. Ito yung ano. Ito. Ikaw kung may lalapit pa. Yan. Ganun din. Same procedure. Tanggalin mo lang din to. Ito quick release ka. Kaso medyo may pit. Yeah. Alam mo yung pagkatanga ito. Medyo may pit siya. Tiyan, pakanin yung kumpas. Ang hihina. Hey! Hinali ko chinundot ang kanyang eng 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 eng. Kumain naman ako. Disiplina! Purkat ang karnabal! So yan, dalawa na sila nakatanggal ngayon. Medyo busak. Ah! So pinagpulisan tayo dun. So ngayon, ipapatok na sila sa lamesa para kita nyo kung paano ko sila, paano natin sila di-remacing. Tsaka tatanggal. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, balik ako, wait lang. So yun, may nakalimutan tayo. Bago ko pala ipakita sa inyo paano papaklasin. Tapaklasin muna natin syempre yung mga brake pads natin. Ugong! Parinig kita sa mukha eh! So mamaya, ipapakita ko na rin diretso na natin. Siguro pa nga pagka-align nung ano, nung brakes natin, yung caliber. So alisin ko muna yung sa likod or sa harap. Ito muna yung likod kasi ito yung malapit eh. Ayan, pakikita ko ulit lalapit ko kayo. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, ayan. Parang yun po eh. Parang siya doon na malayo. Ito kasi yun. Usual lang naman yung ginagawa dyan ganito. Ito. Try ko ilipat yung wheel nyo pababa doon sa mas marapit. So yun, ito yung brake natin, caliber. Gagawin mo lang naman dyan, napakadali. Hindi ko alam kung kita kasi may parang pin yan dito. Tapos may parang nakabalokot yan dito sa kabilang side. Dito, ito yung pin. Then, ito yung nakabalokot. Parang iuunot ka lang naman. May isa pa namang way. Pwede natin baklasin yung right na to. Para mas makita nyo siguro. Teka, kuha lang tayo ng alit. Ang balot mo naman ako, ang lakas naman. Anong puter ko ang nangyayari? Ang suko. Galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Materte to. Mahimik. Ito na naman kasi natin, para madalot. Ito na lang yun, para mas muna ako. Mas gamay ko kasi pag dito na. Pag dito yung tinatanggal ko. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Eh, kaluwag ka ito. Pasig ka ito. Tanga talaga! Okay. Yan pala, standing pala ito. Ang gamit ko na ito. Wow naman! Wow! Wow! Itong alin ko rin ito standing. Kasi hindi naman sa ano, kasi pag yung mga nabibili sa paringga, medyo mabilis silang bumilag. Based on experience na rin, na ganun yung ano, binibili ko dati. Kita ba? Kaya ko kita niya, kita ba? Ayan.
So sa yung dalawa. Ay, mayroon pala ito. Tago nyo ito, ingatan nyo. Kasi alam ko wala nabibili ng ganyan lang. Meron kaso pang motor parts halos. Sa bike shop kasi, tanong ako, wala daw siya. Pasunod daw lagi ng ano yun, nung brake caliber. So wala tayong magawa ngayon, tamang kalkal lang tayo ng bike. May isip pang mas madali din, para medyo nakatayo yung bike nyo is, bago nyo tanggalin yung gulong, tanggalin nyo na muna siguro ko. Mas mahirap pala pag nagigil ka. Kasi ako naglilinis ako, kinakabitan naman lagi yung gulong. Ngayon lang ako ngayon ko lang naman babaklasin ng todo ko. So ito yung screw niya, ang galagad. Silagay ko lang siya doon sa mga pinaglalagyan ko pag naglilinis ako. Then, yan, angat natin ng konti yung camera. Kasi, yan, siya rin maluwanag. Siya rin mga dilim. So yun, kasi, medyo mahirap i-alag dun. Ipakita kapag ka nasa tapag. So, ito lang. Alam ko kasi 7-3 words kasi nakalagay dito na ano, 30 yung, over 32. Hindi ko sure kasi yung sukat nito yung kung gaano kalapad ang millimeter. 7 over 32 siyang nakalagay dito sa alin ko. Ito siya. Yeah. Kita mo. Nakapokus ba? Nakapokus hindi. So hindi siya nakapokus. Hindi siya man. Dito siya sa pangalawa. Maliit. Sa maliit ha. Pangalawa sa pinakamalaki. Tapos, eto, tatanggalin na natin yung ano yun. Hindi sinasabi ko sa inyo. Kita, i-ano ko lang, ilipat ko lang sa harapan yung lamara. So, eto, hindi sinasabi ko sa inyo. Yung pin, yan. Tsaka ito. Eto, ito, medyo nakabalak po ito. So, ang gagawin lang natin dito, para medyo, ano siya, tingnan, tataas ko yung lamara. So, ito, hindi sinasabi ko sa inyo. So, hindi ko naman na, babalik ko na to. Hindi ko muna gamitin. Ito muna ang price tayo. Medyo makalawang yung price natin. Pasensya na. Parang may problema ka. Dahil kung natatandaan yung vlog ko, eh, binahan sila. So, hindi ko masyado matanggal yung kalawang. Binabad ko na rin sa suka. So, wala nang nangyari. So, ito, bag tayo sa topic. Ito siya, babay. Kung nakikita nyo, nakabalak to siya, diba? Diretso nyo lang naman yan. Napakadali lang. Diretso nyo lang siya. Gamit plies, long nose, or kung anong meron kayo. Pero ako kasi plies ang meron. So, yun ang gagamitin natin. Ito mahirap lang siya pag plies. Kasi may long nose ako nandun sa kapila. Yan. Uy! Zero attack. Hindi pala. Ano ko zero? Nakagigil ka! Medyo mahirap siya ibalik. Kasi nga medyo mahaba. 2,000 years later. Yan ang pinaka-diretso, wala na tayong magagawa. So, pwede mo na siya itulak. Kung hindi naman matulak ng todo, pwede mo atakin. Wala naman masama. Kukutin mo lang. Yan. Pag natanggal, kunin mo, syempre. Tago mo, huwag mo iwawala dahil may mga sukat yan eh. Pag bumuli kasi ng isang ito, pads, brake pads, may pasunod siya na gano'n, yung parang lock. Tapos may tatlong haba, magkakaiba yung di pare-pareho yun. Depende kasi sa caliber yung kung gano'ng kalayo to. So yun yung sukat na sa akin. So yan, tulak mo lang. Uy, nahulog. So make sure nyo na pati yung lock mong ano, nung tag dito. Parang nakauwang ko isa. No? Parang nakauwang isang kalayo, ano ko lang. Head. 6.5 hours later. So ito, ito yung sinasabi. Ooh, dumi kagad. Ito, yung sinasabi ko sa brake pads natin. Ayan, makinis na naman siya, oh. Hey, that's pretty good. Ah, kinis niya na naman, ah. Do it! Just do it! So try kong kiss-kiss na siguro yung rotors talaga. Tingin ko rotors na makakadali sa brake pads mo. Shimano to, may habang Shimano. Hi!
Okay. Ayan, Shimano. Shimano... Kennelin. Ayan. SB03. So, brake pads lang naman siya. Hindi naman siya anong, ano. Hindi naman advisable. Na, nasa inyo kung anong pasok sa budget mo. Kasi ito nung time na yun. Binili ko to. Ito lang yung meron. So, kahit hindi pasok sa budget ko, napilitan ako. So, ito siya. Ganun ang pagtanggal ng brake pad. So, isunod ko na yung kabila. Medyo bibilisan ko na lang. Timelapse na lang natin para medyo gangsta. Kasi medyo, alam na, mapakita ko na mga pantanggol. So, same procedure lang din. Pwede nyo baklasin yung brake. Eto, or hindi na. So, siguro sa kabila hindi ko na gagawin. So, tara! By the way nga pala, no? Sinabi ko kanina na wala nabibili nito. Dito lang sa bike shop na malapit sa amin, wala, ha? Disclaimer, hindi ko sinasabing sa lahat ng shop wala nabibili ganito, ha? Baka mamaya sa shop na malapit sa inyo meron. Pwede kayong bumili. Kasi kamukha na ito, medyo kinalawang na siya dahil ito pa yung nalubog sa akin sa baka. So, baklas na natin ito ulit. Ulak! So, ang dahilan kung ba't ko siya tinulak kasi nandito sa kabila eh tumatama dun sa dito sa ano ko, sa adapter ko. Kaya tinulak ko lang siya para hindi tumama. So tara, linisin na natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung mga first step. Hahanap na ako ng lamesa. Balik tayo. Okay? So yun. Since nakabaklas na tayo, i-ano ko na siya. Tatanggalin ko na yung disc brake niya. Galing ko sa rotors. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Tukunahin natin yung ano. Yung likuran. Ay, yung harapan. Nagigil ka. Ito siya. So, ito. Tignan natin dito sa lumunis. So, ito. Ito yung unang nating subject. Ito yung harapan. Aalisin ko na lang siya. Hindi ko naaalisin itong pinaka-screw na ito. Kasi talaga naman ganyan na lang para matanggal. So, ganito ang gagawin natin. Ilipat ko na ng angle. First ito, siyempre. Screw ulit. Tingnan mo kung ano yung sukat. So, hindi. So, hanap tayo ito. Tingnan natin kung ano yung susukat. 7 over 32. Ito. 5. 7. 18 pala yung isa. 3 by 18. Tapos ito. 5 by 32. Tingnan natin. Tingnan natin yung kasya. So, ito. Ito yung sukat. Naglalak. Tanggalin natin. Paluwag, siyempre. Pag nagluluwag kayo, huwag nyo tanggalin agad lahat na. Kasi pwedeng masira yung turn nyo. Mabisa rin. So, pananaw ko lang naman. Kasi yung pagkakabit kasi halos pareho lang naman ang procedure. So, hindi ko na inalis to. Medyo trabaho ang tamad, pero para mabilis lang tayo. Itatabi lang natin yung mga screw kasi baka mawala, yari tayo pare-pareho. Then, okay na. Rotors mo. So, tandaan mo lang kasi may sukat ito eh. Hindi ko makita kung nasa yung sukat. May sukat kasi ito kung gano'ng kahaba. Ito, huwag na hawakan. Kapag ka, nalinis din na. Ha? So, pag hindi pa nalinis, pwede pa naman. Ang masama. Excuse me. So, nahanap ko kasi yung sukat niya. May sukat eh. Alam ko kasi mas malaki to. Or, naitama na namin nung pinagawa ko siya. So, baba na natin to. Next natin yung mas maraming part ng ano, ng gulong. So, siguro, may idea na kayo kung paano yung nasabi. Paano ko nasabi na marami na part ng ano. Parang may problema ka. Lalagay mo dito yung kadena. Mas may kalabang yung likuran. So, ganito. Alisin lang din natin to. Pareho lang na lang ginawa natin sa isa. So, yung timelapse na lang din natin para mabilis. So, ayun. Tanggalan natin yung pangalawa.
So check natin kung ito eh, tsaka yung nasa harapan eh magkasungsukat lang. Magkasungsukat nila. So same lang din pala. Same lang din. Ayan, kung makikita nyo yung likuran natin. Yun, may parang skid sya dito, diba? So wala kasi ako nung digital na yan. Hindi ko sure kung pantay pa siya. Kasi parang hindi yun. Kasi pagka ano, pwedeng contaminated na todo ko, o hindi pa. So try natin kasi yun, kabilaan may parang skid sya din. Check natin kung mawawala siya kapag nilinis ko na. So tara, simulan na natin ang linis procedure. Ngayon, may meeting ako dun sa ano, sa pagkuro ng tubig. Gagawin muna natin yung ano, yung isang procedure na alam ko. Yung issue na ginagawa ko, nililiha ko yung brake pads, then alcohol. Tatry natin. Tapos, kasi maingi na talaga, hindi na siya halos humihinto, wala ng power yung brake. Then, kapag kapababa ako ng tulay, kasi sa papasok ko, may parang tulay dun eh. Hindi, ano, hindi na kaya. Parang, bukod sa mabigat pa ako. Another one. Bukod sa mabigat pa ako. Eh, hindi na kaya huminto ng brake ko. Yung siya na, medyo marapit sa camera. So yun, i-try ko muna yun. Then, saka tayo, ano, settle, papakulo ko dito. Ayun, kumukulo. Papakulo pa ako, so kailangan natin siyang antunin. So ba, habang parang hindi kayo malumbay, habang nag-antay tayo pare-pareho, gagawin ko muna yung ano, liha method. Tapos sabon, may tubig. Para tapos. Okay, balik ako ah. Kunin ko na yung mga gamit ko. 6.5 hours later. So ito, yung mga gamit natin. Alcohol, wow, by Cheng Ban. Tapos ito, Omega brand na 120 CW. Nasa paper. Hindi siya yung smooth or fine sand na fine sand scrape ba kung ano man tawag nila. So ang ginagawa ko is eto, ginagupit ko sa kalahati para kalahati lang yung gagamitin ko. So isang linisan ha, almost 1/4 lang yung nagagamit ko. 1/4, eto kapuha nito. 1/4 na lang siya nito. Ito siya, isang ganito. Ay! May sukat. Pagkito pala. Sorry. Mabad. Paganyan. So, yan. Ganyan yung sukat niya. Kasi ito, sa unahan na brake pads. Ito yung sa likod ng brake pads. So, yun yung nagiging setup usual. So, ito muna yung likuran ko. So, yung likod na ano, mas marumi. Mas maingay. At kung ano-ano pa. So, wait lang. Kunin ko muna yung nasa harapan. Pakita ko na sa inyo kung paano rin siguro yung ano natin. So, paper. First stop natin, syempre. Kuha tayo na ito. Ito muna, alcohol, ay hindi, alcoholic ko muna yung rotors ko. Ito kasi yung rotors natin. So alcoholing ko muna siya. Para kung paano yung malinis niya. Tissue ba sa alcohol? Hindi ko muna yun yun. Ito yung nasa harapan. O, ito. Kasi yung likod natin may parang dilaw siya. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Parang naninilaw siya. So ito nga natin kung anong karami. Ang ating rotors. Oh, shucks. Hindi natin makikita. Kailangan talaga bulak. Kasi ganda bulak kasi dito. Butas-butas eh. So, wait lang. Kunin natin yung bulak. Nakagigil ka. So, yun. Nakakuha na natin yung... Pinakuha ko na yung bulak. Ito. Clean. Wow naman! Wow! Wow! Kuha lang ako ng ilang pira. Nalilight lang muna siguro. Para hindi yan. Kasi mas maganda ito eh. Siguro kung gusto nyo, pwede nyo i-spray ng direkta yung disc brake. Pero ako kasi, mas prefer ko yung ganito. Sa bulak ako nag-i-spray. Tsaka ako i-kiss kasi yung rotors natin. Paikot. Isang ikot ka lang per side. So ito, babalikta rin lang natin siya. Ikot ko lang siya dito. Ito naman yung dinitinitin yung part. So, sa mga iiyak kung ano mo magagalit, sinawakan ko pa to. Kaya magalala, sasabunin ko pa naman sa mamaya alcohol yung ulo. So, siguro para mas mabilis, ispray ko na mismo to. Ispray na natin. Tapos kuha tayo bulak. So, yun.
Tapos na natin yung these rotors. So susunod naman natin ngayon yung mga brake pad setup. So pawagin na natin ang ating magic liha. Yan. Ang ginagawa ko kasi muna is kinikiskis ko muna siya bago ko siya pinupunasan ng alcohol. Ito itong mga, ayan, nakikita niyo para makintab. Ito, medyo flat, diba? Diba, makintab talaga, gamay yun. So, ang gagawin ko, kikiskisin ko muna, kasi lumabas siya na parang ganyan ulit. Ito, kumuha na itong part na ito. So, kiskis. Ang kiskis na ito, isang kiskis na pag ganito. Then, paangat ka lang. Isang horizontal, isang horizontal tsaka vertical. So, kung tinatamad kayong pumihit ng kamay, pag ganon, sanay kayo ng ganon lang, pwede yung pihit ng ganon din naman magiging kiskis niya. So, tara, kiskisan tayo. Yan. Pag nawala yung mga skid marks, medyo goods na yan. Walang tayong magagawa. Teka, makikita. Yan. Compare kanina, diba? Iba na yung tsura niya. So ito, may mga nalalaglag sa kanya na ganyan, parang powder. Pwede yung bulisan na lang yan. Or kumuha kayo ng basa, kung nasa inyo pwede, hindi pa pwede yung pagpagin. Kung saan yung papunta. Kaso, kakapit sa inyo, ganyan. Hugong! Barinig kita sa mukha eh! So, next natin yung patayo naman kasi kanina nag-ano na tayo, horizontal. Yan, tiga naman kaya. Yan. So, ayan, mas kumintab pa rin siya, di ba? Mas okay na siya compare kanina sa itsura niya. Na talagang item. So, ganito nga, papakita natin yung mga before and after niya. Ito siya, kanina. Ito. Ah, sorry. Ganito siya itsura niya kanina. Yan, yung makinis. Then, ito na siya ngayon. Pakita natin. Yan yung difference niya. Diba? Yan. Before and after. Tapos, kiskis na rin natin to para maging kamukha niya na to. Kasi kung mapapansin niyo yan, yung liha ko, pag nakaganyan, makita niyo naman kung sa'yo may pinagkiskisan. So, dito naman tayo sa kabilang part. Kaya medyo tipid ako sa liha. Yan. Kiskis tayo ulit. Yan. Kaya nyo, parang medyo okay na siya. Pero kanina, ito naman sa taas. Ito, so ito rin, mag-alcohol ako. Para naman sa kamay ko, sa kapalaro ko. So yan, pinunas ko doon sa mga bulak na, ginamit ko kanina. Malaking pa sa baga ako. So ito, pampupunas natin doon sa mga brake pads. Then, mga brake pads, sa partner-partner natin, pang likod at pang harap, kasi magkaiba yan. Isa, generic lang, dahil stock pa yan. Ay, hindi, pala stock. Ito rin yung stock nila nung bike shop. So, yun, madumi pa rin siya, di ba? So, kailangan talaga na parehas yung nililinis. So, yung mga magagalit sa akin dyan, ba't hinahawakan na naman? Diyos ko, sinsya na kayo. Ito lang, wala tayong gloves. Kung nagagalit kayo sa akin dahil nawaan ko, wala na po akong magagawa. Ah, huwag kayong magalit sa akin. Let's go. Ngayon, ang iyan ako muna is para tayong maghuhugas sa restaurant. So, yun. Gagawin na natin since tapos na itong pinapakulo ko tubig. Siguro unahin ko munang para tayo maghuhugis ng pinggan. Babalawan ko muna siya ng Joy or dishwashing liquid kahit ano kasi baka pag nagsabi ako ng brand is yung brand na yun ang hanapin niya. Dishwashing liquid lang siya tsaka sponge para maghuhugas ng pinggan. Then mapanlawan natin doon bago natin siya ilagay sa mainit na tubig. Galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Ubuhusan pala na mainit na
So kung uwala ko ng tubig para ma-ano siya, masalina natin. Para maramalinis natin. Okay? Yun lang ha. So yun, nakakuha na ako ng tubig. Iyano ko na lang na ilagay ko siya dun sa badya. Hindi ko siya ganun. Hindi ganun karaming tubig na rin ito. Ito, papayit ako sa inyo. Yung tubig yung sinasay ko, hindi naman ganun karami. Then, lagyan na natin direct. Parang sa pato. Ito muna lang natin si brake pads. So, makikita ka naman kung ano ang magkakapartner. Kasi medyo maitim yung local. Kung pero kayo siya na medyo parang kato. So, yan. Nalagyan ko na sila. Right, ha? Saka natin kiskis sa display. Tiyak lang. So, yan. Saka ko siya kikiskis na yun. Yung tubig. Yan. Enjoy. Kiskis na natin. So, pasensya na po. Terpindot yung ano. So, kiskisin ko muna to. So yun, ang susundo mo natin yung rotors. Tunin ko lang. Then, okay na. Pag nalinis mo na ng ganun, bandawan na natin tapos buwasan na natin ng mainit na tubig. Ha! Kapahagod. Patrabaho lang siya. So nabandawan ko na yung disc brake namin dito sa paulihin namin natin. Ngayon, iinit ko lang ulit yung tubig nito. Kailan natin mawala yung kulay niya. Tapos siya ako nilisa sa ating doon. Ayan, okay na siya. I-sasaling ko na. Sasaling ko na siya doon sa, ano, sa batya. Kasama yung mga rotors, disc brake, and kung anik-anik pa. Sasaling ko na siya. So ayan, makikita nyo. Nandiyan na yung rotors, dalawa. Tsaka yung mga na basa-basa. Kasi hindi ko na pinunasa kasi babasay ko rin naman. So ito na incoming, mainit-init na tubig. Buhusan natin. Yun siya, aray ko, mainit. Mag-soak lang siya, okay na yun. Mag-soak lang siya, okay na yun, goods na. Check ko lang kung mainit pa yung tubig, kasi natin ko lang mawala yung tubig. Mainit, mainit pa, mainit pa. Tanga talaga! So yun, ito, medyo maligam-gam na siya, pwede ko nang hawakan. Medyo mainit pa lang yung bakal. Kasi nga, bakal, bata magagawa, may init talaga ka rin dyan. Nagigil ka! So alisin ko lang yung tubig, then ano natin, alcoholin ko uli. Then same procedure, linis uli ng linis hanggang sa mag, ano siya, mawala. Ilalapag ko siya sa tissue para walang ako tissue natin. Or ito, may nakita kong basahan na malinis linis. Hindi naman na natin dito. Dito kasi ilalagay. Good morning! Will you please repeat it? Good morning! Yung mga batang 90s yun, alam na alam ito. Parang ganito brand to. Mga batang 90s, magsilabas. Mga bata, mag-ingay. Then, lagay muna natin syempre yung mga rotors. Siya muna nangyayin natin, kukulod. Kaya kung ano mo siya kinulog is para safe tayo na wala na talaga yung tubig o hindi na siya basag. So yun na yung rotors nito. Okay. Dito. Nandun pa rin yung ano, yung parang dilaw-dilaw niya. Pero, ewan ko kung kumano. Chicken na lang natin mamaya. Ito kinabit ko. So ito, yung brake pads naman. So okay, alcohol time ulit. So again, balita alcohol, tsaka bulak. So, ililinisin ko na muna ang rotors natin para kung may iba na ba't ko yung nahawakan dito kasi bawal diba agad ito part na to kasi nga yun ang kikisi sa brakes mo. So parang mas tipid ako sa bulak. Ito na mismo brake pads ang ano ko ay yung brake rotors ang ano ko sprayan ko. So let's go, ikakabit na natin ulit yung rotors natin doon sa gulong. So yun, ito na. Kasi wala tayong wala akong thread back. So delikado
siyempre sinasuggest na gawin nyo gaya sa ginagawa ko. Kasi ako, wala akong treadlock dito sa bahay na nakastock. So, binaklas ko siya ng walang treadlock. So, gagawin muna natin. Hahanapin natin yung rotation ng gulong. Makikita nyo kasi sa gulong meron nakalagay nyo na rotation. Ibabase nyo lang, ipapattern nyo lang yung arrow. Ito dapat is nakaharap ka dito. Itong arrow na sa labas ng gulong, ha? Tapos, ito, yung gulong mo, makikita mo dyan, may makikita kang arrow pa mukha na ito sa arrow. Saan kasi nakalagay yung rotation eh. Hanapin ko lang kasi medyo hindi siya ganun kakinip eh. Medyo itim din kasi. And, rotation, try ko po kung dali. Ito. Kakabit ko na yung rotors natin. Gagawa ulit tayo ng star. O yung double star kung tawagin ng mga batang 90s. Sa goma. So ngayon, ganito. Ito, sariling prescription ko lang naman. I-adjust ko pa kasi siya. So, wait lang. Kunin ko lang yung 6 na tornillo niya. So yan, ito. 3 screw lang siya. Then, kung makikita nyo to, huwag nyo nga hawakan to, ha. Ito, outer part na to kasi yun yung tama. Make sure na lahat ng holes is exacto na doon sa butas. Yan, makikita nyo, exacto na sila, diba? Then, tsaka mo lagay yung 3. So, siyempre, simulan mo muna dito. Gagawa ka uli ng triangle kung mga sinasabi ko kanina. Pauli ako ng 3 para makabit ko na. So ngayon, ito na parang self-study ko na rin din. Saludoan kita. Hey! Ito siya, hihigpitan mo muna pero hindi todo. Hihigpitan natin siya, ito. I-kontra mo na siya doon sa rotation. Kapag nakakontra mo na, tsaka mo siya hihigpitan. Again, yung higpit triangle na. Kaya triangle, sabi nila, sa mga napatawad ko din, is para pantay yung higpit ng rotors. Hindi siya yung mahigpit. Kasi pag pabilog, may chance na mahigpit na yung dalawang magkatabi. So parang yung isa, hindi ganun kahigpit kung mukha ng unang pinigpit. Again, ha, hindi ako nagpapaka-professional dito, ha. Nag-research din po ako. Kung paano talaga ang tama pag nilagay niya ito. Kilala kong kaliskis mo, oy! Then check kung may laro ang rotos. So, wala. Okay, mukhang alay naman siya. Check na natin. Mukhang goods naman. Kakabit ko na rin yung rotos niya. Same procedure. Hanapin ko kasi ng rotation. Then, pag nakita ng rotation, ipabatch yung arrow. So, ang rotation is pag ganun din. So, yung goods na siya. Harap at likod. Kakabit ko na rin siya sa bike. So, tara! So ngayon, para malaman mo, tignan mo kung mag-pre-wheel siya. So yun, nangyari ko bigyan ko mga kaskas. Nalilig yung caliber ko mga kaskas siya. So ulitin natin. Para rin meron yung program, happens. Subagan mo. Ulitin mo lang. Tiin. Pag-inay lang. Pag-ipitan. Uli. Gusto mo siya? Pag-preview. So ayun, natapos na natin lahat. Calibration, installation, tsaka yung removing ng rotors, cleaning, syempre ginawa natin. Yung ginawa ko is medyo matrabaho siya compared sa ginagawa ko usual na kaya kong tapusin within 10 minutes, 30 minutes. Ito medyo matagal dahil din sa pagpupakulo ng tubig, paghuhugas, tsaka yung pagbabad sa mga tubig, yung mga rotors tsaka yung brake pads. So medyo matagal ang title. Kaya lang naman ganito yung ginawa natin is siyempre, para mawala din yun. Iwan ko kung mawala. Titesting ko bukas kasi madilim na. Iwan ko kita. Hindi pa nakita. Ay, hindi kita. Hindi kita. Kung madilim na. Wala eh. Hindi natin, hindi ko mapakita na madilim sa labas. So, ayun. Again, guys. Yung ginawa ko is sariling discarte ko.
sa paglilinis ng brakes. So, nasa sa inyo kung susundin nyo or ilan lang din susundin nyo yung nakasalayan nyo, diba? Mas iba doon sa ginagawa ko. Wala namang masama. Mahimik ka. Try and error lang naman talaga yan. So, kanya-kanya ang discover ko. Then yung sa pag-init ng tubig, nakita ko lang din siya, napanood ko lang din siya. Nakalimutan ko kasi hindi ko natandaan yung challenge niya. Pero pag nakita ko, ilalagay ko siya yung description sa ilalim kung paano yung ginawa niya. So, sana gumana na mawala yung iningay and then bumalik yung higpet, yung power ng brake natin. Gusto niyo yung pulbusin ko dibdib niyo? So again, guys, kung di pa kayo naka-like and follow sa, or naka-like and naka-subscribe and naka-on yung notification bell sa channel natin. Kasi just mag-subscribe ba kayo? And then, click nyo lang naman ito, diba? Subscribe and then bell button. Then, syempre don't forget guys sa follow yung Twitch ko. Itong Twitch account ko, ito dito ako muna sa Gisto ng laro. Kasi yung mga kalaro, dyan yung makikita. And then, syempre itong Facebook page ko kasi ako nag-share ng ibang stream ko or yung live na, yung video natin na updated. Para updating kayo, syempre, kumukha sila natin kung like and hit the notification bell. And then, syempre, don't forget, syempre, to hit the like button kung nagustuhan niyo ito. Kung hindi, leave a comment lang kung ano yung dapat yung tama. Willing naman ako, accept naman natin yun. And then, kung nagustuhan niyo, leave a comment para may shoutout po sa susunod na video natin. Again, guys, this is Big Red TV. Signing out. Bye-bye! We'll be right back.